Nangyari ito one time na nasa bayan kami ni tatay. Hindi ko alam kung bakit, siguro namamalengke kami noon. So habang naglalakad kami ni tatay sa may tabi ng daan, on the way na kasi kami noon sa terminal ng tricycle para umuwi sa bahay, nang biglang maagaw ang atensyon ko ng isang karinderya. May tinda kasi silang siopaw doon at paborito ko yun. So sabi ko sa tatay ko, "Tay, daan muna tayo doon sa karinderya. May tinda silang siopaw, gusto ko." Pansin nyo ba na kapag may hinihingi tayong isang bagay sa tatay natin, binibigay nila agad, unlike yung mga nanay na ang daming commercial at drama bago kapag bigyan. Or ako lang nakakaranas na nung bata pa ako. Pero disclaimer lang, mabait yung nanay ko, no? O sige, eto, 20. Bilisan mo, hintayin kita dito sa labas. Sige tay, salamat! So ayun, pagpasok ko ng karinderya, maraming kumakain doon. Meron silang tindang siomay at halo-halo. At syempre, yung siopaw na paborito ko. Ate, pabili po. Magkano po? 15 pesos. Pabili po ng isa. Pagkabigay sa akin ni ating tindera, lumabas na din agad ako. Hindi ko pala ugali kumain habang naglalakad. So hinintay ko na dumating muna kami sa terminal bago ko kainin. Oh, ba't di mo pa kinakain? Sa loob ng tricycle na lang, tay. Ang daming tao, nakakahiya. At pagkadating namin sa terminal, as usual, may nakalimutan na namang bilhin. Dito ka lang, Jet. Bibili lang ako ng patoka sa manok. Mabilis lang ako. Sige, tay. Ano ba yan? Akala ko si nanay lang madalas makalimot. Si tatay din pala. So habang naghihintay ako kay tatay, di ko na talaga matiis. Gusto ko nang kainin yung siopaw. Bago kainin yung siopaw, diba tinatanggal muna natin yung papel sa ilalim nun? At yun ang ginawa ko nang biglang may makita akong kakaiba. Kulay itim. Ano to? Paminta? Ah, baka pasas. Pero bakit may mga galamay? Ew! Kuto! Kadiri! Buti na lang di ko pa nakakain kasi for sure masusuka ako. Di pagdating ni tatay, sinabi ko sa kanya. Tanda ko pa sabi ni tatay nun. Nako, di ako papayag niyan. Dapat malagot ang mga yun, ipapapulis ko sila. Toto yung OA mo. A few inches later. Pagbalik namin sa karinderya, nahiya naman akong isigaw na, "May kuto yung siopaw nyo, kadiri mga tinda nyo, magsara na kayo!" Kasi una, madaming tao at ayaw kong madiri sila. Pangalawa, nakakaawa din naman yung mga nagtatrabaho doon. And ayaw ko din mag-iskandalo, nakakahiya kayo. So lumapit ako kay ate at sinabi ko sa kanya ng pabulong na, "Ate, yung siopaw niyo may kuto, eto oh." "Ay, hala, sorry. Papalitan na lang namin." Nakita ko pa na binulong niya sa cook nila yung tungkol sa siopaw. At binigyan na nga ako ng bagong siopaw at todo hingi sila ng pasensya sa akin. "Sorry talaga." Sobrang awkward lang kasi lahat ng tao nakatingin sa akin habang palabas ako. 1 hour later. Nako, kung ako talaga isusumbong ko sa mga pulis yun. "Tayo, wag ka nga OE. Di ko na lang ito kakainin kasi di pa ako nakaka-get over. Teka, pasan tayo. Di naman ito daan pa uwi ah." Nagpapagasolina daw si Manong Driver. Sakto naman na doon nagpagasolina si Manong Driver sa gasoline station kung saan nagtatrabaho yung kuya ko noon. "Kuya, gusto mo?" And inabot ko yung kay kuya pero alam niyo yun, makikita mo sa mukha niya na confused siya. Kasi never ko pang ginawa yun before. Di ko sure kung kinain niya yun pero sabi niya naman pag uwi niya, oo daw. Ang sama-sama ako nun, di ba? Actually hanggang ngayon di pa niya alam na yung binigay ko sa kanyang siopaw, kapalit ng siopaw na may kuto. Kadiri. Kuya, salamat na lang sa lahat. God bless. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Subscribe!